Muli na namang naiulat ang di umano'y agresibong pagdaong ng mga Chinese vessel sa Scarborough Shoal kamakailan. Ang Scarborough Shoal na matatagpuan malapit sa karagatan ng Zambales ay matagal ng isyong panteritoryo ng Pilipinas sa China. Sa opisyal na pahayag ng Department of Foreign Affairs o DFA, ay nagsumiti ito ng dalawang protesta sa Embahada ng China sa Pilipinas kaugnay ng mga nakaraang insidente sa Bajo de Masinloc. Base sa ulat ng DFA, binangga umano ng Chinese Coast Guard Vessel 3412 ang tatlong fishing vessels ng Pilipinas na nagbunga ng pinsala sa mga sasakyang pandagat at tangka sa buhay ng mga Pilipinong mangingisda. Inakusahan din ng Philippine Coast Guard ang mga sasakyang pandagat ng China na nangongolekta at naghahakot umano sa Scarborough Shoal ng mga giant clams, isang protected at threatened species ng kabibe. Sa eksklusibong panayam ng CLTV News kay DFA spokesperson Charles Jose, nanawagan na raw ang Pilipinas sa ibang mga bansa sa Asia hinggil sa di umano'y reclamation na ginagawa ng China sa Scarborough Shoal. This is something of a serious concern para sa hindi lang dapat sa Pilipinas, no? Kundi dito sa lahat ng claimant countries pati sa region. Kaya nung huling ASEAN Foreign Ministers Retreat na ginawa noong January 28 sa Kota Kinabalu, si Secretary Albert Del Rosario ng DFA talagang nanawagan na siya, no, sa lahat ng mga kanyang ASEAN counterparts na magsalita na at humingi na ng tulong sa international community para sabihin sa China na yung ginagawa mo ay hindi tama. Matatanda ang iniakyat na ng Pilipinas sa International Court ang naturang kaso upang mabigyan ng solusyon. Umuusad na raw ang kaso. March 13 itong nakaraang taon nang magsumite ng memorial ang bansa sa naturang korte kung saan nakasaad ang panig ng Pilipinas sa jurisdiction ng Arbitral Tribunal at merito ng pag-angkin nito sa teritoryo. Binigyan umano ng hanggang December 15, 2014 ng China para sagutin ang habla pero hindi nagsumite ng anumang kasagutan ng China. Right after that, may mga new set of questions na binigay sa atin ng korte para ating sagutin, no? Mostly elaboration lang ito ng mga punto na kasama na rin sa memorial. Binigyan daw ng hanggang March 30 ang Pilipinas para ibigay ang mga sagot. Inaasahan naman ng bansa na sa unang bahagi ng 2016 ay maglalabas na ng desisyon ng korte. Ako po si Sara Maniago, Alerto Alisto sa Pagbabalita.